bus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is good all the time. 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 Amen, amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. And welcome to our OPM online prayer meeting. Broadcasting live here at Jesus Comfy Cavite Page. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. And my name is Brother Huge Espiritu. And we welcome you sa panibagong gabi na punong-puno ng pagpapala at pasasalamat sa ating Panginoon dahil tayo na naman ay makakarinig ng kanyang magagandang salita. Yan, we welcome you at our brothers and sisters na talaga nga namang patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Lord, glory to God. Yan, batiin natin yung ating mga kapatid na talaga nga naman patuloy na thank you, Lord. Hallelujah. Salamat. At marami tayong mga dapat na iset, no? Talaga nga naman, pag i-set tayo, kailangan kompleto sa lahat. At naka-arrange na yung ating mga laptop, yung ating camera, ating cellphone. Yan. Patiin natin yung ating mga kapatid na patuloy na nagtatag na kanilang mga mahal sa buhay. At yung mga early viewers natin na talaga nga naman, malakas. Okay na po ba? Thank you, Lord. Okay na. Glory to God. At yan yung mga kapatid natin. Continue. Yung mga kapatid natin na talaga nga naman na early viewers natin na laging nanonood, nagaantabay. Before 7 pa lang na talaga nga naman na namumuna na sila, nagaantay na 7 p.m. Ganun pa rin. So, na-irotate ko na po yung aking cellphone. Sabi lang po kung okay na po. Batiin natin sila Brother RJ, Mommy A. Good evening po sa ating mga kapatid. At yan, sila Dad Toilo. Okay. Yung pa rin. Pa rin. Yan. Ang sakit nga sa leg. Jesus name. Nakaayos ako ito kanina. Okay na. Thank you, Lord. Ayan na lang po. Ganito na lang ating setup. Nakatayo na rin ating cellphone. Glory to God.
Praise God, praise God. Mapagpalang gabi sa ating lahat. We welcome you again to our OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee, Cavite Page. And mapagpalang gabi sa ating lahat. Yan, batiin uli natin sila Brother Sai, good evening. Mary Joy Paho. Yan, thank you Lord. Sila, yan, sila Brother Efren, sila, yan, sila Chris Ruth, sila Mami Beng, glory to God. Yan, sila Sis Mira, thank you Lord. Yan, sila Sister Faustina, good evening. Sa ating sa gabi na ito, no? We welcome you, yan, Pastor Ruban, Sister Lee Rubillo, good evening. Yan, bago ang lahat mga kapatid, unahin muna natin, before anything else, unahin muna natin tayo magpasalamat, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. At tingin natin ang paggabay, ating gawain ito, pagkakulang natin na sa kanya lang ang provision, sa kanya lang magagaling lahat ng ating mga provision. Tanya ko sa panalangin. Lord, Lord God, maraming Diyos, pagpapala sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito, sa panibagong araw, gabi, Panginoon, pagpupuri ko sa salamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapalitin na po. Paggabay mo sa aming buhay, paglulukob mo, Panginoon, ang iyong dugo sa aming buhay, Panginoon. Laging ang presensya mo, Panginoon, laging gumagabay sa amin, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit, into this OPM. Tulungan mo kami, Panginoon, ma-bless ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na kami iyong gabayan, tuluhan sa lahat ng aming malalaman. Tulungan mo rin po, Panginoon, yung aming mga kapatid, Lord, na antala pa sa daan ng kanilang pag-uwi, Panginoon. Pawi mo ang daan, Lord. Salamat po, Panginoon, at patuloy namin, Panginoon, na kita, yung aming mga mahal sa buhay, aming mga relative, mga kaibigan, yung aming mga office mate, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, makaparinig ng iyong salita, dalangin namin, Panginoon, na maikayat din namin sila, Panginoon, na ganitong klaseng pagdilita. Pagkat sa iyo, Panginoon, nagmumula lahat ng mga biyaya. Salamat sa iyo, Panginoon, at pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa buhay na ipinigay mo sa amin. Salamat dahil patuloy kami, Panginoon, sa buhay nito sa kapila ng mga pandemya na aming nararanasan, Lord, ay nanatili ka pa rin sa amin. Ginagawa mo kami matatag, ginagawa mo kami puspos ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa Panginoon, Panginoon, sa iyong mga paggabay, pagtuturo, Panginoon. Dalangin natin, Panginoon, na tulungan mo kami, Lord, na maging matulad sa puno na natanig sa batisan, na kahit anong bagyo, Lord, na kahit anong tabuna, bagyo ang dumating, mga problema, ay mananatili kami matatag. Mananatili ang mga bunga nito at dahon nito ay guntian, Panginoon. At, Panginoon, alam namin, Lord, na kapag tayo kami nanampalataya, tayo kami tumutulog, Lord, magiging matatag ang aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na sa lahat ng mga distraction, Lord, mga internet connection, Lord, mga settings, Lord, ikaw po ang magtama, Panginoon. Salamat sa iyo sa iyong pagpapala at kami, Panginoon, ay makikinig, kami, Panginoon, atas namin sa iyo na makapangyari yung pangalan. In Jesus' name. Amen. Volume. Thank you, Lord. Yan. Okay na po ba? Yan. Thank you, Lord. Glory to God. Patiin muli natin ang ating mga kapatid. Yan. The brother Efren. Thank you, Lord. Si, yan. Si Gloria Chua. Welcome to our OPM. Sila, Montoya, hi to you. Thank you, Lord. Glory to God. Sis Mean, welcome to our OPM. Magpalain tayo ng ating Panginoon and
alam natin na marami tayong mga pinagtaanan this week, no? At this is our third day, mga kapatid, sa ating prayer and fasting. And salamat sa Panginoon dahil nananatili pa rin tayong matatag, nananatili pa rin tayong may kalakasan sa presensya ng ating Panginoon. At yun nga, no? Dahil prayer and fasting, karamihan sa atin talaga nga naman medyo nakakaramdam na ng pangihina, pananakit ng ulo. At kung maintindihan niya, kapatid, dahil ang kalakasan ay nagmumula sa Panginoon, bibigyan kanya ng pagpapala. And salamat sa Panginoon dahil alam niyo, mga kapatid, year 2021, no? The Lord declared that this year 2021 is the new beginning. And sa pagsisimula, no, ng bagong taon, year 2021, alam po, kapatid, na tinanggal na natin yung mga ating mga past bad experience, no? Mga inanakit, galit sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Binauna natin yun sa malalim na lupa at binauna natin sa kaila-ilaliman ng tubig. At dalangin ko, mga kapatid, na hindi na natin muling huhukayin pa, na sisisirin pa yung mga ganong klaseng experiences ng 2020. At this year is the new beginning, kaya sa presensya ng ating Panginoon tayo may pagpapala. Kaya dalangin ko, kapatid, na magpatuloy ka lang sa Panginoon at yan, bibigyan kanya ng kalakasan, pagpapala sa araw-araw, maging sa business mo, maging sa trabaho mo, na kahit ano pang ginagawa mo, ay ang pagpapala ay laging nasa Panginoon. Kaya this is the new beginning, let's declare it. Salamat sa Panginoon. And we welcome again our brothers and sisters, mga new blessings, no? We welcome namin kayo dahil alam namin na kahit bago pa lang kayo, alam namin na sooner magiging kabahagi din kayo ng aming gawain. At sa paglago ng ministeryong ito ay tayo'y magsasama-sama na maglilikot sa ating Panginoon. Kaya yan. Thank you, Lord. Kantayin natin yung ano, no? Dumako naman tayo sa pagkanta, sa pagpuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon. And ang kantang ito ay pinagamatang We Submit to You. Ito yung pinompost ng ating none other than our Jesus Compi. Yes! Thank you, Lord! Jesus Compi Cavite. And yan, tawagin natin ang aking sister wife na makakasama natin sa pagpupuri, pagpapasalamat.
pagmamahal na Ama at sa patuloy nating pagpapasakop ng ating sarili sa Kanya araw-araw ay isang biyayang kaloob niya na walang kapatid. Amen. Thank you, Lord. Patuloy po tayo umawi. Before your words, before your words. Glory to God. Hallelujah. And glory to God. Pagpalang gabi ulit sa inyong mga kapatid. And welcome to our OPM. Yung mga bagong pasok pa lang. Welcome namin kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Cavite. At pagpalang gabi sa inyo lahat. Again, my name is Brother Huge Spiritu. At yan, salamat sa Panginoon. Salamat sa mga kanta no, na binigay sa atin ng ating Panginoon. And sa kapita pa lang, I'm sure na na-bless ka na. And kung gusto mo pang ma-bless, marami pa tayong mga kanta. Nasa ating Facebook page, sa ating YouTube account. At dalangin ko na mag-search ka lang doon at tignan mo yung mga pagpapala na mga kanta na ibinigay sa atin ng Panginoon. And thank you, Lord. And we welcome uli, our brothers and sisters. Yan, sila Brother Ace. Good evening. Sila Brother RJ. Sila, yan. Sis Reina. Sila Brother JB. Good evening. Sis Grace Omori and Brother Henry. Si Mami A, Brother RJ and Lucy family. Casimiro family. Yan, thank you Lord. Glory to God. Salamat sa Panginoon. And, yan. Batiin din natin yung ating mga kapatid sa ating international churches. Meron tayong Jesus Coffee Manila, meron tayong Jesus Coffee Canada, Australia, Greece,
US. Yan. Marami pang gawain na sa mga bansa na ipapakalap ang ating Panginoon. And thank you, Lord. Batiin din natin ang ating butihing mga bishop, ating reverend, and mga pastors. Yan. Glory to God. Thank you, Lord. Batiin din natin yung mga kapatid natin sa mga ibang bansa. Sa Japan, Kombangwa, sa China, Washanghao, o Nihao. Yan. Glory to God. Good evening, good afternoon, or good morning sa ating mga kapatid. Kung nasaan ka man, sa tulok man ng mundo, ay alam ko na yung salita ng Panginoon ay mararanasan. Thank you rin sa ating mga servant leaders na patuloy naman na sumusubaybay, na tumutulong sa ating gawain. And yun, thank you, Lord. Yan. Natandaan mo ba yung ating lesson last Monday? Yung lesson natin last Monday, topic natin is how to focus on God. At kapatid, kung hindi ka pa malayo ka pa, no, sa presensya ng Panginoon, alam mo, mag-focus ka lang sa kanyang pagmamahal. At lagi kang huwag mag-alinlangan sa mga challenges na naranasan mo sa iyong buhay. Dahil yung pag nag-focus ka kay Lord, talaga nga naman na siya ay gagabay sa iyo. And on Tuesday, no, mga kapatid, pinag-aralan din natin yung topic natin about confidence in God kapon, no, kay Brother John Lo. Yun, kung saan si David nagtiwala sa ating Panginoon na kahit anong gulayas pa yung dumating sa kanyang buhay, sa atin, no, kung anong gulayas yung dumating, mga problema, unos, mananatili pa rin tayong matatag sapagkat nasa malaking pundasyon tayo. Nakakapit tayo sa magandang pundasyon at yun ang ating Panginoong Hesus. Kaya, ayan, ang ating magiging topic naman mamaya is all about yan, yung securing our identity in God. Yes. Thank you, Lord. At yan, dahumako naman tayo sa coffee break. Dagdag kalaman, makitukrasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan! Alam mo ba? Ano? Yan! Sino ang nagsabi sa mga kawal ng barko na sila'y kumain na sapagkat 14 na silang hindi kumakain dahil sa pagkabalita at paghihintay? Kung ang sagot mo ay si Pablo, tama ka, kapatid. Sapagkat sabi dito sa Gawa, mga Gawa 27 verse 33, nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw ngayon, kayo hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. At yan, mga kapatid, no, sa panahon na ito, ikaw ba'y nababalisa or nag-aalala sa mga nangyayari sa ating paligid? Sa pandemya, sa mga problema ng ating buhay. Nag-aalala ka ba, kapatid? At dalangin ko na tanggalin natin yung mga pag-aalala sapagkat ang pag-aalala ay hindi sa Panginoon. And thank you, Lord, dahil tinuturuan tayo ng kanyang salita, pagbabasa ng kanyang salita sa Biblia, dito tayo makakuha paano tayo magiging secure. At yan, thank you, Lord, sa ating Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord. At yan, kung tama ang sagot mo, kapatid, you are entitled or you are qualified to join the entry sa ating electronic raffle na gagawin natin sa linggo. At yan, may aari kang manalo ng iba't ibang prizes. Merong load, merong
merchandise, mga gadget, hindi, sorry, hindi pala gadget. Pwede rin, no, yung mga headset. Yan, thank you, Lord. At yan, talangin ko na hindi ka lang mananalo dito. At kay sa mga prizes na yun, mananalo ka rin sa pagpapala ng ating Panginoon. Yan. At sa pagpapala ng Panginoon, alam ko, ikaw ilalago. Dahil sa pagsagot mo, dinitignan mo rin sa Biblia kung ano yung mga tamang sagot. Kaya pinagpala ka na ng Panginoon. Yan. Thank you, Lord. At salamat sa paglago, mga kapatid. At dahil we have different kind of ministry. We have women's ministry. At wala ka pang cell group, no? Gusto mong lumago sa pananampalataya, join ka lang sa mga ministry na to. We have WOW Ministry, Women of Wisdom, yung mga kapatid natin na medyo nagkakaitan na. Thank you, Lord, pero pinagpapala pa rin sila ng Panginoon. Yan, meron din tayong Young at Heart Ministry, we have Usher Ministry, meron din tayong Drive for Jesus. Kung ikaw ay marunong mag-drive, at feeling mo na ikaw yung nabibilong dun sa mga ministry na yon, join ka na, kapatid, sapagkat marireceive mo yung mga blessings at gagabayan ka. God will transform you, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon. Yan. If you're ready, mga kapatid, let us open our Bible to the Book of Luke. Book of Luke, chapter 15, verse 11 to 14. Yan, habang binubuksan natin, alam ko ready ka na. Meron ka ng open, meron ka ng papel na pagsusulatan ng mga verses. At higit sa lahat, dalangin ko meron ka ng Bible. Yan, thank you, Lord. At sa taon na to, sa bagong simula, new beginning, dalangin ko lagi ka na may Bible. At kung wala ka pang Bible, you can download it to our sa ating App Store, no? Play Store. At yun, makaka-download ka doon ng mga Bible na talaga nga naman papupulutan mo ng aral. Yes, thank you, Lord. At reminders, mga kapatid, we have our activities, no? We have different kind of activities. Meron tayong activities every Saturday. At yun, yung ating kids church na kung saan yung mga meron ka mga bulinggit, dito sila lumalago sa mga kanilang mga natututunan sa pananampalataya, sa kanilang magulang, sa pagsunod, no? Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, thank you, Lord. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6 na sinasabi doon, turo mo sa mga bata ang dapat nilang nakaran. Kaya hanggang sa paglaki ay daladala nila ito. Yan, kapatid, sama-sama tayong, kung may mga chikiting ka, may mga anak ka na gusto mong mapalapit kay Lord, sama ko kita sa featured every 10 a.m. every Saturday. Meron din tayong, mga kapatid, na samba. Yan, kung saan dito nagpupuri at nagpapasalamat, dito ka matututo, magtayaw at magpuri sa Panginoon. Kung di ka pa marunong magpuri, magtumayaw para sa Panginoon, ito yung platform na para sa iyo, kapatid. Kaya, sali ka na. And then, meron din tayo every Sunday na gawain. Siyempre, hindi natin makakalimutan yun. Every Sunday, we have our Sunday service during 10 a.m. to 11:30 in the morning. Kaya, join ka na, kapatid. Ayan. Thank you, Lord. At basahin na natin yung salita ng ating Panginoon. Lucas 15, verse 11 to 14. Sabi rito, sabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanayin ko. At hinating nga ng ama ang kanyang kariyarihan. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi. Napunta sa malayong lugar. Nilustay niya roon ang mga bisyo na lahat ng kanyang kayamanan. In verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding utak-utok sa lupain iyon. Kaya siya ay nagsimulang maghirap at namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang
isang baguyan. Itindi na kanyang pagkagutom in verse 16. At dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin din niya yung mga pinagbalatan ng mga bumang punong kahoy na pinapakain sa mga baboy. Manalangin tayo, thank you Lord. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong salita na ibinigay na amin sa gabi ito. Dalangin namin, Panginoon, nang iyong binhi, Lord, tumubo, lumago, magkaroon ng maraming bunga. Na kung saan, Panginoon, na yung binhing ito ay magiging katulad ng isang butil ng mustasa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag malayo sa'yo. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mag-alindangan, na lagi kami maging secure sa iyong presensya, Lord. Huwag kami maging, Panginoon, na maging tulad ng isang alon sa dagat, na kahit saan taboy ng hangin ay doon siya mapapatpat. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil patuloy kang gumagabay, nagtuturo, nag-iingat, naglulukob ng iyong dugo sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoong Jesus, sa pagpapala ng iyong salita. At dalangin namin ito'y mamunga. Dalangin namin ito'y masunod namin. Salamat sa iyo at lahat ng ito'y tinataas namin sa pangalan mo. Amen! Amen! Thank you, Lord. Malakas ba yung sound? Ayan. Hindi ko pa rin matansya yung aking sound card. Ayan. Thank you, Lord. Glory to God. At yan, ang question natin, mga kapatid, no, sa mga parents, how do you protect your children? In what ways? Katulad ngayon, may pandemic, no? We parents, no? Talaga, dapat tayo, sa atin, mga parents, nagsisimula yung pag-iingat din ating protection, dahil tayo yung mga lumalabas, eh. Tayo yung mga tayo yung namimili, tayo yung nagpupunta sa mall, tayo yung nagtatrabaho. Dapat sa atin magmula yung cleanliness, no? Sa atin magmumula yung protection din. And yan, dalangin ko na bawat isa na kapag lumalabas merong PPE, mayroon tayong face mask, face shield, and other protection, no, para ma-prevent yung pagkalat pa ng mga virus. Kaya thank you, Lord. At sa mga kids naman, mga kapatid, 'di ba nung time na wala sila pasok, bakasyon, sila yung naglalaro sa labas, and dadalangin ko na lagi mo rin silang pinoproteksyonan. Binibigyan mo rin sila ng mga face mask, sinasanitize mo rin ang kanilang mga kamay, kanilang mga paa, and I'm pretty sure, mga kapatid, na hindi mo rin sila sinasama sa mga lakari mo, sa mga mall, kasi bawal nga naman na maggagala yung mga bata, no, dahil at this time of pandemic. Kaya lagi natin silang proteksyonan, and lahat ay gagawin natin upang maproteksyonan ng ating mga anak. At kapag sila ay naglalaro, mga kapatid, no, lagi mong tinitignan kung basa na yung kanilang mga likod, na baka matuyuan na ng pawis, no, at sila yung magkasakit. Kaya ganyan yung mga pag-iingat na ginagawa natin. Sobrang pag-iingat. Kaya, meron din tayo tinatawag na culture, no, kung saan dito nagiging secure yung dati nating culture na ginagawa. Paano maging secure at healthy yung ating mga anak. Walang iba, di ba, syempre, lagi dapat silang kumain ng maayos at meron silang sapat na pagtulog, no? They should be enough sleep. Ika nga, dahil kung sila'y laging babad sa mga gaming, talaga nga naman, mapapagod ang kanilang katawan at maaari magkasakit pa sila. And they should also have a regular exercise, mga kapatid, no? Talangin ko, lahat tayo na kahit may mga kabisihan sa pagtatrabaho, nakakapag-exercise pa rin tayo. Yan. Tulungan natin din silang makapag-take ng vitamins. And most important, mga kapatid, is dapat pinapaliguan din natin ang ating mga anak. Yan. Baka hindi natin pinapaliguan. Yes. Thank you, Lord. At in this way, mga kapatid, we will feel
assured na yung ating mga anak is protected from any form of virus. At yung question, mga kapatid, na how parents will do everything for their children to be safe, no? It is just like a more than sa mga material things natin, mga kapatid. Katulad ng mga gadget, no? Na kung saan nandito yung lahat ng contact mo, nandito yung lahat ng mga kailangan mong app. At sa car, sa house, paano ka maglinis, and sa pets, no? Mga yung mga alagang hayop, paano mo rin sila alagaan. Eh, mas importante yung pag-aalaga sa iyong mga anak. And yan, that is the reason, mga kapatid, why we do this, no? Bakit nga ba? Sapagkat ito yung binibigay natin, walang iba kundi yung pagmamahal at pagkalinga, our deepest affection sa ating mga anak, sapagkat sila'y precious, no? Precious, walang katumbas na halaga. At it's your child, mga kapatid, our child. At sapagkat yung 9 months na dinala ng ina sa kanyang sinapupunan, yung kanyang anak, no? Talaga nga namang ito'y napaka-precious at ito'y pahahalagaan niya. It's a great worth and value, mga kapatid. Kaya, yan, lagi nating i-secure yung safety ng ating mga anak. Lagi nating pangalagaan yung kapakanan ng ating mga anak. Yan, thank you, Lord. And paano nga ba natin proteksyonan yung ating mga anak, no? Sa mga virus na to? Siyempre, sa mga nabanggit nga natin, they should have a regular cleanliness, no? At laging merong face mask. At yun, kapag lumalabas, may dalangin natin, may hindi naman may iwasan. Bigyan din natin sila ng face shield. And how will you secure their protection, mga kapatid? Katulad ko na si Yuma, yung aking anak, no? I want all the best for him, katulad ng aking asawa. Gusto niya rin yung best para sa aking anak, na kailangan yung food na kailangan niyang kinakain ay masustansya, may nutrients, ika nga. And lagi na natin sila dapat bigyan ng vitamins. At ito yung papaano natin napapakita ang ating pagmamahal sa ating mga anak. At yun, sa pamamagitan ng love, care, our deepest affection sa ating mga anak. And now is your chance, mga kapatid, to say to your children, sabi mo sa anak mo, I love you, anak. I love you, anak. Yes, thank you, Lord. Comment mo lang dyan, I love you, anak. And sa topic natin on how securing our identity in God is magandang topic to, mga kapatid. And the meaning of secure, it means fixed or fastened. And certain, remain safe or unthreatened. Yun, sa Greek words, sinasabi rito ang secure sa Greek, sa salitang Griego, is asphaleia. Asphaleia. Thank you, Lord. Sorry siya na kayo, hindi ako Greek. Hindi ako taga Greece. Yan. Thank you, Lord. At sa nabasa natin, no, sa Book of Luke, chapter 15, yung lost son who squandered his inheritance, no? Yung vision niya, yung mana na kanyang tinanggap sa kanyang ama, ay inilaan niya sa pagsira ng kanyang katawan, sa bisyo, sa alak, sa pagsusugal. And tanong ko sa iyo, mga kapatid, anong gagawin mo? What will you do if there is an opportunity na magkaroon ka ng inheritance na ganun? Yan. Thank you, Lord. At sige nga. Yan. Thank you, Lord. Siguro, no, gagawin mo rin yung ginawa sa ng prodigal son, na nilustay niya yung kanyang kayamanan, ginamit siya sa walang kabuluhang bagay. At yun, in verse 13, sabi dun, nilustay noong bunsong anak yung kanyang kayamanan. Saan? Dun nga sa nabanggit natin. Walang habas na pag-inom, pagsusugal, pambababae, at iba pa. Kaya, no, sa panahong ito, kung ikaw ay magkakaroon ng klaseng inheritance,
dalangin ko na hindi ka na tumataya ng loto. Ayan, glory to God. At kung tumataya ka man, tapos bigla ka nanalo ng ganun, anong gagawin mo? Malamang, mas gugustuhin mo pa na gawin yung mga bagay na yun kaysa sa makapiling mo yung mahal mo sa buhay. No? At surely, mga kapatid, kapag meron kang ganung klaseng halaga, ay malalayo ka sa iyong pamilya, sa pagmamahal ng ating Panginoon. At iisipin mo na lang ay lagi yung sarili kung paano ka mabubuhay dito sa mundo. Yan, thank you Lord. Yun. At hindi ito malalayo sa pagmamahal ng ating Diyos, no, kapatid. Dahil kapag kahit na tayo may ginawang mga kasalanan, eh, lagi pa rin yung pagpapala ng Panginoon ay laging nakaantabay sa atin, nakatingin sa atin ang ating Panginoon. And the lost son believed and accepted that he no longer deserved to be son. Maaring hindi niya na-feel na siya yung hindi na siya karapat-dapat maging anak pa, no? Because of his sin, his disobedience, rebellion, from his wicked ways, his choose to turn away from his father. Ayan. Lumayo siya sa kanyang ama at ginawa yung kanyang nais, no? And we are undeserving, mga kapatid, kung ganun yung gagawin natin. Tingin natin na parang hindi na tayo deserving. Pero sa tingin ng Panginoon ay hindi. Sabi rito sa verse 16, na maubos na ito ay nagkaroon ng matinding tagutom. Kaya siya nagsimulang maghirap. Namasukan siya at nagtrabaho sa isang babuyan. Nagutom siya at walang nagbibigay halos. At halos balat na lang ng punong kahoy yung pinapakain sa mga baboy, kakainin pa niya. No? Yun. Tapos napaisip siya, mga kapatid, na sa kanyang sarili sinabi niya, sa bahay ng aking ama, labis-labis yung mga pagkain ng aming mga alila. Pero ako rito, mamamatay na sa gutom. And the lost son believed that and he accepted sa kanyang sarili na he no longer deserved to be a son. Because of his sin, disobedience, rebellion, and some of us, no, may mga karamihan sa atin na tingin ay ganun, dalangin ko na huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi rito sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng tupang ligaw. Ayan, nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Iba-iba man yung ating kultura, iba-iba man yung ating paniniwala, tayo'y parang isang tupa na walang nagpapastol. At lahat tayo'y nagkakasala. Lahat tayo may sarili-sariling desisyon. At dalangin ko na yung desisyon ay na manggagaling ay hindi sa ating sarili kundi sa Diyos lamang. Sabi rito sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, mga kapatid, walang nakaabot. Even Abraham, Jacob, Isaac, and David, mga kapatid, hindi sila nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tanging si Jesu Cristo lamang ang nakaabot. At yan, mayroong mga tinuturo sa atin ng Panginoon na maging faithful tayo sa Kanya. And sabi dito sa Galatians 3 verse 23, 26 to 29, We are all God's children through faith in Jesus Christ. In verse 27, sabi rito, all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Yeah, thank you Lord, napakagandang salita. Idamit daw natin yung ating Panginoon. Kung ano yung damit ng ating Panginoon, ay yun yung suotin natin. And sapagkat ang damit ng ating Panginoon ay walang bahid ng kadumihan. Yan, thank you Lord. Sabi rito sa 28 verse, sa verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, nor there is male or female, for you are all one in Christ. Lahat tayo'y and we will be protected against sa lahat ng mga gawa ng kaaway dahil tayo'y anak ng Panginoon and we are all God's possession.
Sabi dito sa verse 28, no, na sa Tagalog version, walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego. Ang alipin at malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay isa dahil sa inyong pagkakaisa kay Kristo. And yan, nakapag-isa nga tayo kay Kristo dahil sa pananampalataya. And sabi sa verse 29, Now of you belongs to Christ, then indeed, you are Abraham's descendant. And thank you, Lord. We are Abraham's descendant. Tayo ay mga anak ni Abraham. And sapagkat, sabi rito, ito'y napakaganda. And magpapala rin tayo ng magkakaroon din tayo ng pagpapala sa ating Panginoon. Heirs according to His promise. Tayo'y anak ni Abraham and magpapala rin tayo na yung pangako ng ating Panginoon. And yun, may sinasabi ron, He will protect us against all forms of viruses, any forms of enemies around us. No? Sabi rito sa Isaiah 43 verse 1, But now, says the Lord, the one who created you, Jacob, the one who created you, Jacob, the one who formed you, Israel, don't fear. Sabi niya ron. For I have redeemed you. I have called you by name. Tinawag tayo ng ating Panginoon. At sinasabi ron, napakaganda na ito. Sabi niya rito, you are mine. Tayo sa ating Panginoon. Sapagkat tayo kawangis ng ating Panginoon. And He will protect us against any danger. Sabi rito sa Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, no? When you pass through the waters, I will be with you. Kahit anong hirap, no? Siyempre, pag tayo lumangoy, talagang mahirap yun. Pero, nasa sa atin ang Panginoon. Sa kahit anong hirap naman na ating pagdaanan, ay makakasama natin ang ating Panginoon. Ayan. Sabi rito, went through the rivers, they won't sweep over you. When you walk through the fire, you won't be scorched, and flame won't burn you. Sapagkat, kapatid, we are God's possession. Hindi tayo mapapaano, hindi tayo kayang gapiin ng mga kaaway, at lahat ng problema ay hindi natin papansinin. And He will protect us against any danger. Sabi rito sa Isaiah 43 verse 3, I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Mga kapatid, our God is our Redeemer. Our God is our security. Our God is Savior. He is the only one. He is the Holy One who can save us, mga kapatid. And ikaw ba'y nangangamba? And ikaw ba'y hindi secure? No? May mga bayaring ka ba na hindi pa nasasettle? May ikaw ba'y nag-aalala sa mga bagong virus na mangyayari, no? Na magkakaroon dito sa mundo ulit? And meron ka bang boss na napakasungit na lagi na lang pag dumarating siya, lagi siya nakatingin sa'yo? Ayan, sabi rito, do not fear. For God is with us, He will save us. And sabi rito, He has a plan for us. No? Kaya nga, do not be fear. Do not be afraid. We should always be secured. And He has God. The God has a good plan for us, mga kapatid. Sabi nga doon sa Jeremiah 29:11, di ba? Alam natin to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan, peace, not disaster. To give you future filled with hope. Sa ating Panginoon ay laging merong punong-puno ng kasiguradoan. And yes, we are God's possession and He will take care of us. At yung aking anak nga sa Itziuma, yun, gusto natin ha, yung ating mga anak laging protected sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga viruses, no? And we give only the best for them. So, dapat na natin ituro, hindi lang yung at ibigay yung mga pangangailangan ng physical, maging ituro din natin yung dapat nilang lakaran. No? Para sila yung maging secure sa kanilang pag-iisip, sa kanilang future. And sabi rito sa Proverbs 22 verse 6, ituro natin sa mga bata ang daan na dapat nating lakaran at hanggang sa paglaki nila hindi ito malilimutan.
Kaya kung meron ka mga anak na talaga nga naman matigas ang ulo, eh yun, meron tayong mga kids church, i-join natin sila mga kapatid. Kaya as I want, we want the best for our children, let us give them the best security. At yung best security na yun is yung paglapit natin sa kanila sa ating Panginoon. That is the best security. Kaya yan mga kapatid, kung at yun nga no, kung meron tayong napipil mo na ikaw ay walang security dito sa mundo, kung napipil mo na ikaw yung prodigal son, marami gagawang pagkakamali, marami kang mga kasalanan na nagagawa, mga pagkukulang sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, sa iyong mga kaibigan. Lapit ka lang kay Lord. Lapit ka lang kay Lord. Katulad ng prodigal son, he decided to come back to his father. Sabi rito sa Luke 15, at siya ay nagpas siyang umuwi sa kanila. Malayo pa, natatanong na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong. Niyakap siya at tinanong, gusto mo bang yakapin ka ng ating Panginoon? Gusto mo bang halikan ka ng ating Panginoon? Amen! Thank you, Lord. At dalangin ko na kung marami kang mga pagkukula, marami kang uncertainty, napipil mo na yung tiga sa Lord. Sabi ka lang, Lord. If we commit mistakes, no? Patawarin natin tayo ng ating Panginoon. Taos puso tayo humingi ng pagpapatawad. You can be a child of God. You can be a child of God. Sabi rito sa John 1 verse 12, but those who did welcome Him, those who believe in Him, He is authorized to become God's children. And kung ikaw yung isang anak na napakasuit, marami kang lagi mo na lang nakikita yung ikaw yung tao na lagi mo na lang nakikita yung mas pinapaboran pa yung iba, mga kapatid mo na pinapaboran na sila yung pa yung mga kasalanan, pero sila yung pinapaboran, sila yung pinagpapala, yung mga bagong sasakyan, yung mga bagong bahay, bagong gadgets, maraming sales. Tinitignan mo, no? Lord, lagi naman akong tumatawag sa'yo. Lagi naman akong gumagawa ng mga pinag-uutos mo. At minsan, natatanong mo si Lord na ganun, bakit? Bakit, Lord? Sila naman yung makasalanan, pero bakit? Sila pa yung binibiyaan. What if sabihin ni Lord? Kung sabihin niya sa'yo, kitang kapiling sa mga araw-araw na ginagawa mo, lagi kitang kapiling sa araw-araw ng pagtatrabaho, pagbibusiness, lagi kitang kapiling. Alam mo ba ang lahat ng aking ari-arian ibibigay ko sa'yo? Amen! Thank you, Lord. Magtiwala ka lang, magpatuloy sa pagsunod. We believe, believe and receive God to our Lord Jesus Christ to be our Lord and Savior because of Him. His only Kanya lang natin matatagpuan yung ating inaanap sa mundo. Makikita natin yung security sa ating Panginoon. Your identity will be secured only to His presence and only into His. Sabi rito sa 1 John 1 verse 9, but if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from everything we have done wrong. Kung ikaw yun mga kapatid, marami kang pagkakasala sa ating Panginoon, marami kang nagagawang pagkakamali sa ating kapatid, tingin mo lang ito.
sabihin mo lang itong panalangin na ito. Pikit mo ang iyong mata, iupo mo ang ulo, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Marami po akong pagkukulang, marami po akong pagkakamali na gagawin. Iniisip ko po, Panginoon, na hindi ako secured sa mundo. Patawad po, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, maraming maraming salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa banal na Espiritu, sa habag, grasya at awa na iyong binibigay sa amin sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, maging secured kami, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong mga salita, at hindi sa security na binibigay ng mundong ito. Salamat sa iyo, Panginoon, at pinupuri ka namin at pinasasalamat sa makapangyarihang pangalan. Tinatanggap namin ang pangalan ngayon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. At one more time, mga kapatid, manalangin pa tayo, panalangin natin natin mga nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng anxiety, nakakaramdam ng problema sa buhay. At panalangin din natin yung mga kapatid natin na nagtatrabaho, nagbi-business. Pagpalain sila ng ating Panginoon. At panalangin din natin yung ating mga kingdom partners na patuloy na magbigay sa gawain. Dahil alam natin na tayo nagbigay, makikita ito ng Panginoon. Tayo papapalain. Mas lalong ibibigay niya. Buksan niya ang durungawan ng langit para buhay para sa ating pagpapalain. Kaya manalangin muli tayo, mga kapatid. Pikit mo ang iyong ulo. Pikit mo ang iyong mga mata at iyong ang iyong ulo. I-declare mo lang. Sabi mo lang, yes. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, pagpapala, yung salita ng iyong bendito, Panginoon. Maraming namin buhay, maraming bunga. Panginoon, we pray for our brothers and sisters na magtatrabaho, laging lumalabas, nag-business, namamalengke, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon, sa araw-araw. Tukubad mo sila ng iyong pagpapala, dalangin namin, Panginoon, na lagi kami protektado, Panginoon, ng iyong banal na tubig. Panginoon, dinadalangin din namin yung mga kapatid namin na nakakaramdam ng karamdaman ng mga sakit, na mga nakakaramdam ng sakit sa puso, tumor, bukol, sakit sa balat. Panginoon, pinagpipray namin sila sa iyo. Dahil sa iyo lang kami lalapit, Panginoon, ikaw lang makapangyarihan. And we pray and we command the bad spirit inside of them, Lord Jesus. We rebuke the work of the evil inside of them. In Jesus' name, heal them, Father. Salamat sa iyo, Lord, sa iyong pagpapala. At tinatanggap na nila, Lord, yung kagalingan, kasiguraduhan, Panginoon, sa bawat problema na kanilang nararanasan, Lord. Ay sa iyo lang magkakaroon ng security o kulang. Dalangin namin, Panginoon, na sa iyo lang kami titingin, magtitiwala, magpupurit, magpapasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon, sa araw-araw na binibigay mo, sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo sa mga pagpapahala pa na darating, Lord. Yung mga pinagpipray namin, Panginoon, hindi pa namin pinagpipray, sinasagot mo na, Lord. Salamat po, Panginoon, sa darating na bukas na mga pagpapahala na bibigay mo pa. Salamat, Lord, sa grasya at awa. Pagluluob mo ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Ikaw nangungusap, Lord, sa atin. Lagi namin, Panginoon, na marinig ang iyong tinig kung ano man yung aming ginagawa sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na kami sumunod sa iyong mga pinagpupunan. Kapatid,
ito, Panginoon. Maihahayag, Panginoon. Kahit kami mahina, Panginoon, di ito maihahayag. Salamat sa iyo, Panginoon. Puri ka namin, Lord. Nasa salamatan sa gabing ito. Ito po magturo, mangaral, maggabay, mag-ingat sa atin. Kami susunod sa iyo, Panginoon. Susunod kami sa iyong yapa. We will feel secured in your presence because we are your children, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. At lahat ng ito'y tinataas namin na may papurit pa sa salamat. Everybody will see your salvation, Lord. Pagdating mo, Lord. Sa huling araw, yung pagdating, Lord. Makikita, maiyaya ang iyong kalugulatian, ang kapangyarihan, ang iyong presensya. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito'y tinataas namin sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Glory to God! Yan. Mabay ka sa ating mga panalangin. I'm sure na mabibless ka. I'm sure na papapalain ka ng Panginoon. And mga kingdom partners natin, no? Salamat sa inyo, sa inyong buhay, sa inyong pagbibigay, to your generous giving, at patuloy na yung gawain natin ay lumalago. Salamat sa inyo. At kung hindi ka pa nakapagbigay, I'm sure papapalain ka ng Panginoon. Next time, makakapagbigay ka na. Salamat sa Panginoon. Let us declare. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name. Amen. Power's in you. Messiah. King of all kings and Lord of all lords. Hallelujah. Glory to you, Lord.